Breaking news mga bro, Barangay Ginebra hindi nasasali sa East Asia Super League. Yan ang mainit na balita ngayong araw bagamat wala pang official announcement ang kampo ng Barangay Ginebra. Heto't lumabas naman na ang kanilang magiging kapalit sa nasabing liga at yan nga yung Meralco Bolts. Ibig sabihin lang dalawang team na ni MVP ang sasalang sa East Asia Super League kabilang na nga itong TNT Tropang Giga. Sa inilabas na schedule kani-kanina lang magsisimula ang EASL sa October 11 ngayong 2023, magkakaroon ng tag-anim na laban ng bawat team sa group phase. Unang mapapalaban ng TNT sa B-League team na Chiba Jets sa mismong opening ng liga sa 11, habang ang Meralco Bolts naman November 15 pa ang kanilang magiging debut game kontra sa Ryukyu Golden Kings sa Okinawa Arena. Exciting ito dahil makakalaban lang naman ni Alin Duram itong kanyang former team sa PBA. Based sa schedule, dito na natin makikita na hindi issue ang gagawing preparation ng Ginebra sa Asian Games para sa Gilas, Pilipinas. Sabihin na nating most of the members ng Ginebra sa panguna ni Coach Tim Cone, Richard De Rosario, L.A. Tenorio, Justin Brownlee, Scarry Thompson, Japit Aguilar at Stanley Pringle ay kabilang sa Gilas ngayong Asian Games. Pero tatakbo lang kasi ang men's basketball sa Asian Games mula September 26 to October 6. Ibig sabihin, after nyan, kung gugustuhin ng Ginebra na sumali sa East Asia Super League, may sapat pa na oras o panahon para makapag-prepare kahit bigyan pa ng 10 days na pahingang mga players na nagsakripisyo para sa ating national team. Pero di mo rin kasi masisisi ang Ginebra dahil magbubukas na rin kasi ang PBA. Para sa akin, may mas malalim pa sigurong dahilan between PBA at EASL. Kamakailan lang ng ma-disband ang hawak na team ng East Asia Super League na Bay Area Dragon dahil sa financial problem. Dahil doon, bago ang Ginebra, una nang nag-pull out ang Bay Area Dragon sa EASL, kung saan pinalitan ng Dragon ang T1 team na Taipei Kings na balitang maglalaro itong magkapatid na sila Jolin at Jeremy Lin. Bukod sa EASL, nasira din ang plano ng PBA dahil mas pinriority nila ang pagbabalik sana ng Bay Area Dragon ngayong Commissioner's Cup, kung saan mas inuna nga nila itong Commissioner's Cup kesa sana sa All-Filipino Cup. Pero ang nangyari dahil sa pagkakadisband ng Bay Area Dragon na iwan sa area ang PBA, which means nauwi sa wala ang lahat, kaso need pa rin ipagpatuloy ng PBA ang Commissioner's Cup dahil nakakuha na nga ng mga import ang ibang koponan. Kaya ang nakikita ko dito, disclaimer lang, pero possible ipinaramdam lang ng PBA ang ginawa ng EASL sa ating pambansang liga, kaso di hamak na mas masakit ito sa East Asia Super League na nagsisimula pa lang. Honestly, napakalaking kawalan talaga sa marketing standpoint ng Barangay Ginebra.